YouTube channel at syempre ngayong araw ay nandito na naman tayo for another recipe na para sa inyo. At syempre guys, ang ating lulutuin for today ay medyo may sabaw dahil tanghalian syempre kailangan may sabaw for lunch. And napakadali lang itong lutuin, napakasimple lang itong lutuin guys. At ang ating lulutuin ay nilagang manok. At syempre guys, ito yung ating gagamitin ingredients for our nilagang manok na recipe. At syempre, bago natin simulan pala yan guys na ipakita sa inyo ang ating ingredients na ating gagamitin, gusto ko muna kayong imbitahan na kung kayo ay bago lang sa aking YouTube channel, huwag po ninyo sana kakalimutan na mag-subscribe, i-hit nyo na rin po ang bell button, like, comment, and share para palaging updated sa mga susunod pa nating mga uploads or videos. And now guys, syempre, papakita ko na ang ating gagamitin ingredients for this recipe. Gagamit tayo guys ng chicken cubes. So gagamit ako ng isang piraso lang. 1/4 teaspoon ng ating buong paminta or whole peppercorn. Gagamit tayo ng isang piraso ng ating onion. Pwedeng ganitong onion guys. Or pwede kayong gumamit ng white onion. Depende sa inyo at depende ko anong available sa inyo. Gagamit ako dito guys, which is an optional tanlad. So kung wala kayong tanlad, walang problema guys. Pero ako gusto ko may tanlad kasi mas na-enhance niya ang flavor ng ating nilagang manok. Gagamit tayo ng 3 tablespoon ng ating patis. Pwede nyo nagdagan, pwede nyo bawasan, depende sa inyong panlasa. Pero guys, pwede nyo rin naman palitan ng asin or kung anong gusto ninyong pampalasa guys. So, pwede tayo mag-substitute ng ating ingredients. So, ito guys, ang ating gagamitin na mais. So, gagamit tayo ng medium size ng ating coin and in-slice ko lang siya guys ng ganyan. So, mga half inch siguro. Okay? So, kung wala kayong mais, pwede nyo palitan guys ng saging na saba. At kung wala kayong saging na saba, pwede nyo rin palitan guys ng carrots. So, nasubukan ko na yung carrots and masarap dahil manamis na miss naman ang lasa ng carrots guys. Huwag kayong mag-alala, hindi naman guys nababago ang lasa. Ganun pa rin masarap kahit alin sa tatlo ang inyong gagamitin. Gagamit tayo ng medium size ng ating patatas guys, 1/2 kilo of chicken. So ang gamit ko dito guys ay mixed parts, chicken thighs, drumsticks, and meron tayong wings. So mas masarap kapag mixed ang gagamitin natin parts. Pero optional guys, kung ano ang gusto ninyong gamitin. So lagi tayong may term for today natin or word for the day is optional. So ayan guys. So sabi ko sa inyo, optional kasi minsan guys, ang ilan sa atin iniisip na kapag ang ginamit ng iba is ganito, dapat ganito na lang. So tayo, pwede naman tayong mag-substitute kasi ganun pa rin naman ang magiging lasa niyan guys. And minsan mas malasa kapag may ibang parts tayo hinahalo. Lalo kung mabuto-buto guys for nilaga. And gagamit tayo guys ng pechay. Kung walang pechay, pwedeng cabbage or pwede naman kayong gumamit guys ng pechay bagyo. So kung alin ang meron sa inyo, yun ang gamitin niyo guys. And syempre mamaya, gagamit tayo ng 5 cups of water. 5 to 6 cups of water, pwede naman guys. So ayan guys, ang ating mga gagamitin ingredients for our recipe. And now, sisimulan na natin ang magluto. At syempre, kailangan samahan ninyo ako guys para naman ma-share ko ng gusto sa inyo kung paano ako magluto ng ating nilagang manok. So paano guys, tara, samahan ninyo ako. Okay now guys, ayan, nagpapakulo tayo ng ating tubig. Syempre, ilalagay na natin guys ang ating sibuyas dyan. So, lagay natin guys ang ating sibuyas, ang ating pamintang buo, syempre guys, ang ating tanlad. At habang pinapakulo natin yun guys, pwede na natin ilagay ang ating chicken. So, gagawin natin guys ay isa-isa nating nilalagay, no? Kasi minsan may naiwanan pa dito ng tubig-tubig guys ng pinaglugasan natin na ating manok. And now tatakpan natin yan guys for 20 minutes. Papakuloy natin yan guys. Hintayin natin guys hanggang matapos ang ating 20 minutes. Pero syempre guys, habang pinapakulo natin yan, lalagyan na natin ang ating chicken cubes para naman mas manuot ang lasa ng ating chicken cube sa ating manok. So paano guys, balikan natin yan mamaya.
Now guys, after 20 minutes, so ayan, napapansin ninyo. Medyo tinanggalan natin kanina siya yung mga bula-bula guys, no? So almost luto na yung chicken. Lalagay na natin guys ang ating patatas at ang ating mais. So lulutuin natin yan dyan guys. Hanggang sa totally lutong-luto ng manok, maluluto na rin ang ating mais at patatas dyan. So tuloy lang natin guys ang ating pagluluto. So ayan guys, naluto na po ang ating chicken. And syempre luto na rin guys ang ating mais at ang ating patatas. So titimplahan na natin guys. Tikman ko muna. So kailangan natin maglagay talaga ng patis guys. So di ko muna ilalahat guys, no? Tikman muna natin. Ubus na natin guys kasi sakto lang ang lasa. Halalo. So ito na guys, and ang rin natin ilalagay guys ang ating pechay. Lalagay natin ating pechay at mga 2 minutes lang or basta maluto lang yung pechay natin guys. Pwede na natin siyang hanguin. So takpan lang natin siya. Pwede nang hindi nyo takpan guys, no? Pwede rin namang hayaan nyo lang na kumukulo ng ganyan. Naluluto naman agad yung ating pechay. So hintayin lang natin maluto ang ating pechay guys, and then pwede na tayo for plating. So yan guys, finally luto na yung ating pechay at papatay na natin ang apoy kasi ayaw naman natin guys ni overcook ang ating vegetable. So paano guys, plating tayo at titikman natin kasi ready for lunch naman na, with rice na tayo ngayon, no? So magpa-plate lang tayo, titikman natin ang ating nilutong nilagang manok guys. So yan guys, pakita ko lang sa inyo. So ito ang ating, syempre ang ating paboritong mais, ang ating patatas. So tingnan nyo guys, lutong-luto siya, no? And of course, ang ating pechay and our chicken. So makikita nyo guys ang ating chicken. Wow, ang lambot niya. Okay, so paano guys, titikman natin? So ayan guys, ngayon ay tiki man time na, and gusto ko muna tikman yung sabaw natin guys. Tikman natin. Ang init. Sarap. Lasang-lasak talaga yung tanlad guys, no? Kasi ang tagal natin siyang pinakuluan. And yung laman guys, titikman natin. Malasang manasa, lutong luto. At syempre actually guys, no, masarap kapag ka may patatas. Kasi minsan, actually minsan patatas, lalo nilagay natin ng mas maaga yung patatas, na-absorb niya rin yung lasa ng nilagay nating chicken cubes tsaka ng patis. Kaya actually guys, yung patatas napakalasa din ito. Ang sarap. Actually sabaw guys, ang paborito ko talaga dito. Mm.
panalo. Actually, masarap pa to lalo, guys, kung lalagyan pa natin ng sili. Actually, mahilig ako sa sili, guys, pero hindi yung sobrang anghang. So, mas masarap kasi parang pampagana kumain lalo kapag may anghang, guys. So, mas masarap yun. Siguro mamaya, lalagyan ko na lang ng sili. Pero actually, hindi ko muna nilagyan ng sili kasi minsan usually sa atin, sa mga families, no, kapag may mga bata, minsan yung mga bata hindi mahilig sa sili or hindi mahilig sa maanghang. So, kaya ginawa natin yan, na ganyan na lang. Pero optional, lagyan nyo na rin ng sili. So, mas masarap, guys, kasi lalo pag may konting anghang. So, actually, guys, nagugutom na ako. Tatapusin na natin yung ating vlog dito. And syempre, guys, maraming maraming salamat sa inyo. At huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe ulit. Ayan po, iniimbitahan ko kayo, guys, ha. Huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Suportahan po ninyo sana. I-click niyo na rin po ang ating bell button. Mag-like, comment, and share para naman po mas mabigyan niyo po ako ng idea. Baka may idea kayo, pwede nyo i-share din sa akin, guys, no? So open naman tayo for any idea. And baka meron kayong suggestion, guys, na gusto nyo yung iluto, basta kaya natin. And basta available yung ingredient dito sa Saudi Arabia, iluluto natin yan, guys. Huwag lang po yung mga walang ingredient dito or hindi natin mahahanap dito ng ingredients, kasi hindi rin natin po mailuluto yan. So yun lang po, guys. Maraming maraming salamat sa inyo. And sana po ay huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe. So lagi kong inuulit yung subscribe, guys, kasi syempre, guys, dagdag views and syempre para mas marami ang mas makaalam ng ating mga ginagawa dito sa ating YouTube channel. So para, guys, kakain na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Have a nice day and stay safe.